Sa oras, mga ka-YouTube, dito sa topic natin ngayon, medyo magandang topic to. Dahil unang-una, pagsasama-samahin na natin yung mga ginawa natin ng mga nakaraang vlog. Kung naalala nyo, di ba, nag-crimp tayo? Ito yung kin-crimp natin, di ba? Sabi ko dun sa topic natin, pag-crimp ng UTP cable at RJ45. Maglalagay ako ng connection dito. Maglalawit ako ng UTP cable. Para yung unit na dinedemo ko sa inyo, yung pinandedemo ko sa inyong unit, merong internet o kaya naka-network. Dahil ang topic natin ngayon ay tungkol sa networking and sharing na tayo. Networking, printer and sharing. Hindi ko alam kung haabot tayo sa printer sharing ngayon, pero kasama na yun. Kung makakapag-sample ako ng printer sharing, pero isa lang ang masisiguro ko ngayon sa kabuuan ng topic natin ngayon, i-share natin tong unit na i-demo ko ngayon sa home group ng mga computer. Okay, simulan na muna natin. Papakita muna sa inyo. Naka-AX muna tayo ngayon. Dahil hindi pa nakakabit yung internet natin. Kakabit ako ng internet ng UTP cable na may RJ45 na kinrip natin ng mga nakalang last vlog. Kaya gamitin na natin. Okay, nakikita nyo, umiilaw na yung natin, yung LAN port. At tingnan natin at magbubukas tayo ng Google. Ayan na, may internet tayo. Punta tayo ngayon kay IT. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan si YT. Yeah. Pero hindi natin kailangan ng internet. Ang kailangan natin yung networking. Kaya kahit put muna tayo sa internet. Nakita ko lang na may connection na internet itong dinedemo ko. Okay. Sa networking, meron na akong home group na nakabukod. Ngayon, magdadagdag tayo ng PC na isasama natin sa home group or work group. Para magawa natin yon, dapat nga nakakabit din tayo sa meron tayong UTP cable at RJ45 na nakakrimp at nakakabit sa LAN port at may connection syempre. Kasi kung walang connection, ang mababahagi lang sa network yung mga public folder o kaya yung depende sa files and folder na gustong i-share ng ibang PC na ma-access natin. Yun ang point ng networking, mag file sharing kayo. File sharing, device sharing, at tulad dito, wala akong nakabit na printer, pero pwede akong mag-print. Dahil yung server, merong nakakabit na printer. Automatic, pag gumawa ako ng files at gusto ko na i-print, i-print ko lang dito, doon na lalabas yun. Yun ang isang sample ng file and printer sharing. Ngayon, i-join ang topic natin ngayon, i-join natin to, itong unit na to, sa work group or home group na naka-create na. Punta tayo sa network. Makikita mo yon sa maliit na icon na monitor. Yan. Kiklik mo yan. Pag kinlik mo yan, open network and sharing center. Tapos, makikita nyo, available to join. Diba? Available to join. Yan o. Available to join. Home network. Nasa home network tayo. Available to join. Windows 7 to ha. Pag ni-network sharing, printer sharing, sa operating system na Windows 7. Okay.
Eh, kung mapapansin nyo, join now. Yan o. Itong P351PC has created a home group on network. Doon tayo dyan, join. Kasi siya yung nag-create ng home group sa network. Doon tayo dyan, join. Para makapag file and printer sharing tayo. Join now. Yan. Ito yung mga... yung mga nakacheck na yan, yan yung mga i-share natin sa network, network home group. Hindi porket sinabing network, eh, i-share mo sa internet. Hindi. Doon lang sa private home group or work group na ginawa mo, na kin-create. Kumbaga sa ano, parang ano yan eh. Parang group chat, ganon. Pero hindi tungkol to sa chat. Ano siya, tungkol sa pagpapalitan nyo ng dokumento, files, picture, video. At pinaka-importante yung printer. Next mo lang yan. Ngayon, may password para, kasi kaya may password para hindi makakabit yung ibang, halimbawa, yung magkakabit lang ng, makikikabit ng RJ45 UTP cable, o kaya, maka-access yung mga naka-wifi, dapat may password. Tatay ko muna yung password ng home group. Makikita mo yung password ng home group, dun mismo, sa mga, naka home group na, halimbawa sa PC1, PC2, o kaya sa server, pwede nilang ipakita yung password na nandun para maka-join ka. Okay, tatay ko lang muna. EN6R7 W7 DN2J. Next. Okay. Diba sabi, you have joined the home group. Finish. Ayan. Dahil naka-join na ako, pwede kong ipakita sa inyo kung asan yung password. Nandiyan dyan ang mga menu kung gusto mong mag-leave the home group, view or print the home group password, eto yun. Pwede ko na rin maklik yan. Ah, diba? Ayan yung password na tinipe ko kanina. Pwede na ako mag-print test page. Pero mamaya na tayo mag-print test page. Ito muna. X ko muna yan. Ngayon, punta ko ng start. Start yan. My computer. Tapos ito, network. Network. Yan. Network. Dalawa lang kasi ang bukas na PC. Itong PC-PC, ito yon. Yung kakukunin ko lang, yung kinunik natin yon. Tsaka yung server. Click na, punta tayo sa server. Ayan. Diba? Kung mapapansin nyo, pwede ko nang i-access yung printer nung server. Okay. Ito yun eh na. Ito yung, ito doble kasi ito eh. Na doble ito eh. Yung, dalawa kasi yung printer na gamit ko. Parehas ng modelo. Kaya lang, yung isa, pang backup ko lang yun eh. Limbawa, naka-install siya pareho, pero magkaiba lang ano yan, ng unang-una, serial number, kaya ganyan. Kaya nagkaroon ng copy 1. Pang backup ko lang yan, limbawa, pawala na to. O kaya nagloko, kinakabit ko kagad sa isa. Okay. Ayan, diba? Ibig sabihin, pwede ko nang i-access yung printer nung nakakabit sa server. Control panel. Hindi, teka. Dito tayo sa devices and printer. Ito, naka-online siya. Oh. Ito, offline yan, pagka malabo. Pero siya naka-default eh. I-de-default ko to, ito. Gagawin kong default printer ko to.
Yan. Pwede na akong mag print test page. Halimbawa, gusto kong mag-testing, mag-print printer properties. Ayan, sa printer properties, nakikita nyo, print test page. Magpiprint test page ako. Tingnan ko, may nakakabit na. Okay, sample natin. Kung naka-connect na nga talaga tayo. Ayan. A test page has been sent to your printer. Close mo na yan. Makikita naman natin kung ano eh. Oo, marinig nyo siguro yun. Sana. ayun o. Meron tayong pinrint. Ganyan pa yan. One document in queue. At ito na yung output. Windows printer test page. Ibig sabihin, halimbawa, nag-create ako ng gumawa ako ng files. Yan na, nawala na oh. Tapos na kasi i-print niya. Nawala na yung nakakasa kanina doon. Ay, print niya na. Ito na ngayon. Windows printer test page. Ah, halimbawa kasi, bakit ba importante ang file and printer sharing? Halimbawa, may ginawa kang document o kaya project o resume. Wala kang printer. Pero may printer yung isang computer doon. Direkta na yun. Pwede ka na mag-print. Hindi yung sasend mo pa sa USB. Dadali mo pa doon sa ano. Hindi na. Kasi, unang-una, less effort. Tsaka, malay mo ba kung may virus yung USB. Halimbawa, sinave ko yung ginawa ko. Tapos pag saksakot sa isang computer na may printer, may virus pa, hindi nahawa pa. O kaya, may virus tong pinagawang computer, sinaksakot sa computer na may printer, ayaw basahin dahil sinira na pala ng virus. Kala natin, save natin, pero pala wala. Ganun ka importante ang file printer sharing. Yung naging topic natin, ano, yung pag-join. Halimbawa, may isang home group o work group ng network, ng isang network, halimbawa, yun nga, meron tayong workstation na isang buo, tapos magsasalin lang, magdadagdag tayo ng isang unit pa, o isang computer, isang PC, o laptop, o kung ano man na gusto nyo isali sa network, sa home group or work group, nakapag-join tayo, di ba, na ipakita ko sa inyo, paano mag-join. Sa Windows 7 pa lang to, ha? Sa mga susunod na topic, papakita ko sa inyo. Sa Windows 10. Kasi sa Windows 10, wala nang ganun. Mano-mano yun. Mano-mano natin sineshare yun. Wala nang katulad kanina na kiniklik-klik lang natin. Sa Windows 10, medyo may pagka-komplikado ng konti. Pero, madali lang din naman. Importante lang kasi familiarization eh. Familiarization sa menu, sa mga setting, parang sa hardware. Hardware parts, di ba? Importante, papamilyar muna kayo sa iba't ibang arkitektura. Kaya nga yun ang mga tinapik ko sa inyo ng mga nauna. Maging familiar sa mga spare parts, sa mga parts, sa socket, sa slot. Ganun din sa setting, sa mga operating system, sa mga version ng Windows. Nahaba tayo. Sana may natutunan kayo kahit paano. May natutunan sana kayo kahit paano. Sa susunod na topic na yung pagbuo ng bagong home group or work group. Yung sisimulan pa natin isa-isa, yung wala pang home group, wala pang work group. Gagawa pa lang tayo ng network. Isang home group network, isang work group. Yun ang gusto kong i-topic natin sa susunod. Kaya nga medyo,
medyo matagal-tagal yun na topic, pero pipilitin ko isingit. Kung tutusin, meron ako nabasa sa comment na gusto niyang itapik ko yung problema sa nagre-restart ng nagre-restart yung PC, nagre-reboot na nagre-reboot. May sira ang ano noon, ang operating system. Pumupunta sa safe mode, sigurado ako yun eh. Tapos pagdating sa, tapos na mag-safe mode, loading lang ng Windows, magre-restart uli, babalik sa simula. Eh, wala pa akong ma-example na ano eh, na hard disk para itapik yung ganun. Kasi, o kaya, sasadyain ko na lang, sisira tayo ng isang operating system para maipakita ko kung ano ang cost and effect nung bakit nagre-restart na nagre-restart ang PC. Pero sa susunod na yun, paano? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. This is Jamie from First Command Center. Ah, teka. Huwag mo lang alimutang mag-like, i-share sa mga friends, mag-comment, at ang pinaka-importante, mag-subscribe. Ah? Okay, this is Jamie from First Command Center, signing out.